Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At napakaganda ng ating update, di po ba? Sa caption pa lang, ramdam nyo na yung masasabi natin na literal, di po ba? At dun po sa mga nagko-komento sa update natin patungkol po kay Father Jeff, na talagang napakasarap pong pag-usapan. Lahat naman po ng mga sinasabi ninyo at komento sa social, sa akin at sa social media, nirerespeto naman po natin yan. Alam ko naman po na may darating yung point na may magre-react, may hindi maniniwala, sasabihin fake news. Okay lang yan, normal na lang po para sa akin yan, especially sa mga nagmamahal po kila Mengay at Isoy. Po ba? Pero bago tayo magbigay ng napakagandang update, kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation, consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin pagkatapos mong panoorin. Ito yung video muna, mga kaaldab, nakuha nga po sa Oklahoma, Japan. Well, correct me, Oklahoma, Japan po ba to? Marami po kasing nagtatanong, mga kaaldab, na kakaiba nga po raw itong mga video na naglalabasan. Ito yung sinasabi ko na ebidensya at resibo. Hindi po ba? Pero syempre, wala po ako sa posisyon para mag-react, mga kaaldab, ba? Kasi kung wala po talagang relasyon yung dalawa, mapapansin nyo naman po, di po ba, yung pagiging, sabihin natin, kahit pagdating po sa mga ganito, close lang po sila, pero never pong akbayan, never pong, kumbaga, masabi mo talagang totally na may relasyon. Tapos yung mga photos po na naglalabasan, na nagsishare po sila sa isang inumin lang po, di po ba, sa isang bote po ng soft drinks. Real talk, di po ba, pagkatapos inumin ni Alden, iinumin ni Mengay, doon pa lang panalo na ako eh. Doon pa lang makikita nyo na talagang may relasyon po talaga yung dalawa, di po ba? Respeto na lang po sa mga hindi po nakakagets. Although sabihin natin, malinis naman yung bibig ni Mengay eh, malinis din naman yung bibig ni Alden. Well, oo, pero sa tingin nyo po ba magandang ehemplo, magandang tignan yon kung wala po kayong relasyon? Di po ba? Subukan nyo magkaibigan kayo. Real talk. Di po ba? Tapos bibili ka ng soft drinks, iinumin mo, tapos ibibigay mo sa kanya, sa tingin mo iinumin niya. Unang sagot niya, ano yun, may laway na yan, papainin mo pa sa akin yan. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po ako kampanting-kampante. Di po ba? Ito yung sinasabi kong simpleng banat lang pero may laman. Simpleng salita pero magpapatunay. Uli, balikan natin kay Father Jeff, mga kaaldab. At doon po, naglabas po si Benchard Babies, mga kaaldab, ng post na magpapatunay na iisang lugar lang po talaga yon at iisang bahay lang. Marami kasi nagre-react na hindi naman daw po yun sa bahay nga po raw yun ni Father Jeff. Yung iba naman nagsasabi na sa isang private restaurant daw po yung dalawa. Sa tingin nyo, dalawa lang po ba sila? O sabihin na natin, ando si Mama Ten. E sino yung dalawang platong uupo ron? Real talk, mga kaaldab. Ako mga kaaldab, may magpapapicture na ganyan, papaalisin mo po ba yung kasama mo? Hindi na. Hindi po ba? Kasi, alam mo na, uy, si Father Jeff yan, isama nyo na ako sa photos. Real talk, mga kaaldab, sa tingin nyo, aalis ka pa ba? Kung baga, masasabi natin na hindi ka kilala? Kasi, pababayaan ka na lang ni Alden. Huwag ka na umalis, sama-sama na tayo rito. Hindi po ba? Pero, alam po, mga kaaldab, na kung sino yung nakaupo doon. Real talk, mga kaaldab. Pero syempre, wala po ako sa posisyon para ipagpilitan yan. Ang sa akin lang, tignan nyo po. Di po ba? Tapos saka po kayo mag-react kung sino po yung nagsasabi ng totoo at sino yung nagsasabi ng fake news. May mga bagay-bagay kung titignan nyo.
101% na nga po talaga tayo. Lalong-lalo na po ngayon talagang matindi yung pinagdadaanan po kasi ngayon ni Richard Polkerson Jr. Kaya po talaga siguro pinatawag niya si Father Jeff, dahil kung titignan nyo kasi yung baba ng sale, yung talagang totally na down si Alden ngayon, dahil kumbaga real talk to mga kaalda ba, dahil sa baba po ng sales, medyo disappointed po talaga si Alden. Di lang po si Alden, pati ang GMA Kapuso, pati rin si Siu Ramirez na ine-expect na sold out na yung ticket, pero hindi, hindi po talaga nagkaganon eh. Doon po sa mga sinasabing sold out, wag po kayong maniniwala. Gumagawa lang po sila ng issue. Kasi kung sold out yan, number one pong magpapasalamat agad-agad si Richard Polkerson. Ibig kong sabihin, maglalagay po sila ng wag na po kayong umano dahil wala na pong ticket, tapos sold out na. Tapos maglalagay po sila ng bagong ticket na tatawagin po nilang pang VIP. Real talk to, ito yung siguro nasa harapan. Siguro yung talagang masasabi natin na front. Kumbaga, kitang-kita mo yung, ibig ko sabihin, mas malapit sa stage. Ganun po yung punto ko. Pero wala eh. Ibig sabihin lang niya, mga kaaldab, kailangan po talagang pumunta ng mag-asawa sa Amerika. Kailangan sila ang magkumbinse sa mga true-blooded Aldab Nation na nasa Amerika. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Kaya ka lagi binabas eh, kasi puro banggit ang pangalan ng Mengay at Tisoy, tapos pupunta pa ng Amerika. Kaya nga po sabi ko eh, abangan nyo, 101% mawawala si Mengay na mga ilang araw. Alam na, di po ba? Alam na kung bakit. 3 days, pag nawala, eh, alam nyo na po kung saan pumunta. Alam nyo na kung sino yung pinuntahan. Yan daw po ay balibalita ko lang po. 3 days nga po daw na magli-leave si Main Polkerson. Sapat na po yun, mga kaaldab, para makapag-promote tapos balik agad sa Pilipinas. Tutulungan lang si Javi para gumanda yung sales ng kanyang concert. Siguro pag pumunta doon, hindi na po muna babalik. Dahil siyempre kahit papaano malaki po yung pamasahe papuntang Amerika. Although mayaman naman po sila, ibig kong sabihin baka hindi na rin po tuluyang bumalik na si Mengay. Ibig kong sabihin pagpunta niya doon, pag uwi niya ng Pilipinas, eh hindi na siya hanggang sa matapos na po siguro yung concert. Pumunta lang siya doon para magbigay ng suporta, lalong lalo na po sa mga true-blooded Aldab Nation.